Bago tayo magsimula, JIP, tanong ko lang sa lahat kung nakafollow na ba kayo sa Facebook page natin na JD? Kasi doon ako magbibigay ng announcement tungkol sa ating Ang Ninuno t-shirt, pati na din ang Ang Ninuno hoodie. Kaya kung sakaling nakafollow na kayo, comment lang ng hashtag nakafollow na. At para naman sa mga hindi pa nakaka-follow, invite ko kayo na mag-follow sa Facebook page ng JD kasi doon ako magbibigay ng announcements patungkol sa ating merch. At nag-a-upload din ako ng kwento doon every 1 PM. Muli, search nyo lang sa Facebook ang pangalan na JD, pakifollow para sa mga announcement natin sa merchandise, sa hoodie at t-shirt. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ramil. Walang eksaktong taon. Summer. Nang mga panong ito ay labis na galak ang nararamdaman ni Ramil. Isang buwan na lamang ay magtatapos na siya sa kolehiyo. Kaya sa isang buwang natitira, pinilit ni Ramil na pumasok araw-araw sa klase. Kilala kasi si Ramil ng mga kaklase bilang pala absent. Hindi dahil sa nagbubulakbolang binata, kung hindi nagkukulong ito sa loob ng kwarto dahil takot sa ibang tao. Alas 6 ng umaga, palabas pa lang sana ng pinto at papasok ng eskwela nang marinig niyang humahagulgol ang ina. Kaagad namang tinanong ni Ramil kung ano ang nangyari. Yung tiya Maribik mo, patay na eh. Hindi kinaya yung sakit sa baga. Wika ni Aling Marta. Dahil dito, nakaramdam ng lungkot ang binata. Si Tiya Maribik ang nagsilbing tagapangalaga niya ng mga panahong nangingibang bansa pa ang ina. At sa katunayan sa probinsya lumaki si Ramil. Ilang taon pa lang ang nakalipas magmula nang umuwi ang nanay at nagpa siya na manirahan sa Maynila. Kaya naman sinamahan siya ng ina sa eskwelahan para magpaalam sa pagliban sa klase dahil pupunta sila sa probinsya upang makilamay sa kaanak. Kinabukasan, maagang umalis ang mag-ina dahil maraming oras ang kanilang biyahe papunta sa Bicol. At kapag baba naman nila, mag-aantay pa sila ng oras sa sasakyan papunta sa bahay ng Shahin. Nang makarating sa tahanan, napakalungkot ng kapaligiran. Nag-abot sila ng pakikiramay at pumunta muna sa kanilang dating tirahan bago bumalik ng Maynila. Halos 5 bahay lang naman ang pagitan mula sa bahay ng kapatid ng nanay. Pagkabukas ni Ramil ng pintuan, naabutan niya ang ama na nililinisan ang itak nitong may kalawang. Mamaya pupunta ako sa maesan. Gusto mo bang sumama? Wika ng ama. Sumang-ayon naman si Ramil dahil sa matagal na siyang hindi nakakapunta doon. Madalas kasing tumutulong si Ramil sa paggapa sa maesan. Alas 8 na ng gabi nang mag-umpisa silang maglakad papuntang lamay. Kinakailangan nilang tumulong tuwing gabi sa pagluluto at paghahanda dahil mas maraming dumadalaw sa ganitong oras. Wala ni isang ilaw sa kanilang nilalakaran. Puro nagtataas ang puno lang ng nyog at samut-saring damo ang nasa paligid. Bago pa man makarating sa kalsada ay kailangan muna nilang dumaan sa malawak na ilog. Nang makalapit sa ilog, nakarinig sila ng napakalakas na ingay mula sa panike. Sanay naman si Ramil sa tanog nito lalo na kung may namatay o may purol. Alam mo ba anak, yung naririnig mo ay hindi talaga galing sa mga panike. Galing yan sa mga nilalang na hayok sa katawan ng taong namatay. Pero dayo lang naman ang mga yan at kadalasan, dito sila sa ilog tumatawid. Pagpapaliwanag ng ama sabay turo sa ilog. Nakaramdam ng takot si Ramil kaya naman napahawak siya sa braso ng ama. Ngunit sinabihan siya nito na kumalma lang dahil hindi naman sila gagambalain.
Nang makarating sa lamay ay napakaraming tao. Kaya naman dali-dali silang tumulong sa pagluluto. Nalaman ni Ramil na tatagal ng 2 linggo ang burol ng tiyahin at normal lang naman ito sa kanilang probinsya. 3:00 ng umaga nang tuluyang humupa ang tao. Kaya naman sabay-sabay nang umuwi ang mga kamag-anak ni Ramil sa sariling tahanan. Dahil sa sobrang pagod ay napasarap ang tulog ni Ramil. Nagising siya 3:00 ng hapon. Pagbangon niya ay siya na lamang mag-isa sa loob ng bahay. Dahil sa bigla ang pag-uwi nila sa probinsya, napagpasyahan ng binata na tapusin muna ang proyektong kailangang ipasa pagbalik ng eskwelahan. 8:00 ng gabi ay abala pa rin siya sa pagtapos ng proyekto. Bigla na lang siyang napatayo sa kinauupuan nang makarinig ng napakalakas na kalabog at ayon sa kanya, galing ito mismo sa taas ng kanyang kinauupuan. Sa sobrang takot ay mabilis siyang tumakbo sa kusina para kumuha ng bawang at itak. Bata pa lamang siya ay alam niya ng pangontra ang bawang at panakot naman ang itak sa mga umaaligid na aswang. Nanginginig man ang mga tuhod, buong tapang siyang lumabas ng bahay. Ikiniskis ng 1 beses ang dalang itak sa puno ng mangga. Tumingala siya sa bubong at kinilabutan sa nakita. 1 matandang lalaking walang damit ang nakatitig sa kanya. Laking pagtataka ni Ramil ng mga panong iyon kung paano ito nakapunta sa bubong. Imposibleng makaakyat ang matanda doon sa lugar dahil wala silang kapitbahay. Wala ring bakod o puno na pwedeng pag-akyatan. Kaya naman kaagad niyang napagtanto na isa itong aswang. Ipinagpatuloy lang ng binata ang pagkiskis ng itak sa puno ng mangga. At 1 minuto pa ang lumipas, bumaba ito sa bubong at tumakbo ng napakabilis. Biglang naglaho ang nilalang, kaya nagpa siya si Ramil na dumiretso sa lamay. At habang naglalakad ay kinikiskis niya pa din ang itak sa bawat punong madaanan. Hanggang sa makarating siya sa bahay ng yumaong tiyahin. Ni 1 beses ay hindi siya lumingon sa likuran. Natatakot itong kapag lumingon siya, makikita muli ang nilalang na nakita niya kanina. Pagkaraan ng 1 araw ay wala namang kakaibang nangyari sa lamay. Hanggang sa dumating ang 1 araw, nagpaalam muna ang kanyang ama na maggagapas ng mga mais, sapagkat ito ang nakatakdang araw ng pag-aani ng mga ito. At dagdag pa ng ama, ang ibang makukuha niya ay gagamitin sa disperas ng lamay. Voluntaryo namang sumama si Ramil sa kanyang ama. At pagkarating nila sa maisan, 1 oras lang ang lumipas. Marami silang nakuwang mais kaya sila natagalan sa lugar. 8:00 na ng gabi nang magsimula silang maglakad pabalik ng tahanan. Mabagal lamang ang kanilang paglalakad dahil maraming dala. Hila-hila ng ama ang pang-araro ng kalabaw dahil doon niya inilagay ang 1 sako ng mais. Hindi naman sila nahirapan sa madilim na daanan sapagkat bilog ang buhan ng sandaling iyon. Habang binabagtas ang daanan, napakarami ng puno ng nyog. Napatigil sa paglalakad ang binata nang makakita ng napakalaking aso sa gilid ng daan. Sinabihan naman siya ng ama na magpatuloy lang sa paglalakad dahil hindi naman ito mananakit kapag hindi ginambala. Tama naman ang kanyang tatay. Nakauwi sila ng tahanan nang walang problema. Kinabukasan, disperas ng lamay kaya abala ang lahat. Nang gabing iyon ay nakatoka si Ramil sa pagkuha ng mga dahon ng bayabas para gamitin kinabukasan. Dahil pagkatapos ng libing, kinakailangan nilang magpagpag at maghugas ng kamay gamit ang pinakuluang bayabas. Pagkatapos mangolekta ng mga dahon ay dinala niya ito sa kusina. At habang hinuhugasan, may napansin siyang lalaking dumaan na nakasuot ng itim.
Ngunit hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang tutulong ito sa pagluluto. At lumipas ang ilang minuto, sumigaw ng malakas ang isang matandang lalaki. Ang matandang ito ay sikat na albularyo sa kanilang lugar. Ayon dito, merong inilagay na kung ano yung lalaking nakasuot ng itim na damit doon sa kabaong. Napagtanto ni Ramil na ito yung lalaking nakita niya kanina. Nakuha ng albularyo ang atensyon ng lahat. Hindi pa din umaalis yung lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa katunayan ay parang nagdadasal pa ito. Nilapitan ng albularyo ang bangkay at hinawakan ang mga paa sabay bigkas ng orasyon. Hindi pa man siya natatapos magsalita. Bigla na lang tumakbo yung lalaking nakasuot ng itim na damit sa may gubat at tuluyan ang naglaho sa dilim. Dahil sa kaganapan ay nagkagulo ang mga tao sa lugar. Pilit silang pinakalma ng albularyo. Kinausap din ito ang pamilya ni Ramil. Pakibantayang maigi ang bangkay dahil aswang ang dumating kanina. Ang bagay na inilagay doon sa kabaong, isang uri ng sabulag upang makuha ang bangkay. Matapos ng kaganapan, bukod sa lalaking nakasuot ng kulay itim, wala nang ibang nangyari ng gabing iyon. Matiwasay nilang nailibing ang bangkay ng tiyahe ni Ramil. Nanatili pa sila ng ilang araw sa probinsya bago tuluyang bumalik ng Maynila. Sinigurado nila na hindi na babalikan pa ng elemento ang kapamilya. Ngunit magmula ng araw na yun, hinding-hindi na nakalimutan ni Ramil ang lahat ng karanasan niya sa probinsya. Palagi niya itong binaon sa alaala at patuloy na ikinikwento sa iba pang mga taong nakakasalamuha. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gael. Taong 1981, probinsya ng Albay. Bata pa lamang si Gael. Tinuruan na siya ng mga magulang sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi naman siya nagrereklamo dahil ayon sa kanya, nasa dugo nila ang pagiging negosyante at pabor din ito sa kanya. Masaya silang namumuhay ng mga panong iyon dahil bukod sa nakukuha nila sa negosyo, nagbibigay din sila ng trabaho sa iba pang kabarangay. Ngunit sa isang iglap at hindi inaasahang pagkakataon, ang sayang nararamdaman ay nagbago dahil sa nangyari na isang malagim na aksidente. Namatay ang mga magulang at walang ibang sasalo ng negosyo kung hindi ang naiwang si Gael. Mabuti na lang ay nahasa ng maigi si Gael ng mga magulang sa pagpapatakbo nito. Kaya hindi na sayang ang pinaghirapan ng kanyang ama at ina. Sa edad na 25, matagumpay niyang napalakad at mas napalaki ang negosyo. Wala pa din naman sa isip ng binata ang mag-asawa. Nais niya lamang ibuhos ang oras sa naiwan ng mga magulang. Dumadayo pa nga ng ibang bansa si Gael para lumawak ang kaalaman. Ngunit hindi niya na sinabi pa kung ano ang pinagkukunan nila ng pera at kung anong uri ng negosyo ang pinasok niya. Paglipas ng maraming taon ay patuloy pa rin umuunlad ang negosyo ni Gael. At sa katunayan, maraming lumalapit na tao sa kanya. Ngunit 2 tao lang ang pinayagan niyang makatulong sa trabaho. Ito ay si Wilbert at si Resty. Sa unang 6 na buwan, naging maayos naman ang negosyo nila at doble ang pasok ng pera. Hanggang sa dumating ang isang gabi, papatulog na sana si Gael nang marinig niya ang malakas na katok sa pintuan. Hoy, papasukin mo kami! Hindi mo magugustuhan kapag pinagantay mo kami ng matagal. Medyo kinabahan si Gael sa narinig at inakalang magnanakaw ang nasa labas. Kaya naman hindi niya ito pinagbuksan at kaagad na tumakbo papunta sa silid para kunin ang nakatagong baril. Nang akmang papalabas na ng kwarto,
Laking gulat niya nang makitang nakaabang ang halos 10 kalalakihan. Lahat sila ay may hawak na malalaking kalibre ng baril. Sa isip ng binata, malabong kapulisan ng mga ito. Nakatakip ang kanilang mukha at mata lamang ang makikita. Biglang may bumatok sa kanyang ulo at napadapa siya sa sahig. Nagising na lamang siya nasa loob ng isang kubo. Nakatali ang kamay at paa. Paglingon niya ay naroon ang dalawang kasyosyo, si Wilbert at Resty. Psst, oy! Ano bang ginagawa natin dito? Ano bang gusto nila? Wika ni Gael sa dalawa at hindi naman ito sumasagot. Maya-maya pa nagsidatingan na ang maraming kalalakihan. At sa pagkakataong ito, wala na silang takip sa mukha kaya kitang-kita niya ang itsura. Lumapit ang kalalakihan sa dalawa niyang kasama. At ang sumunod na nangyari, dito na tumaas ang balahibo ni Gael. Sa tiyan ng dalawa, may pinatong ang lalaki na kulungan at nilagyan din ng daga. At sa itaas ng takip ay nilagyan ng kaunting gas at sinindihan. Dahil sa sitwasyon, gagawa ng paraan ng mga daga upang makalabas. Wala silang ibang paraan kung hindi ang butasin ng tiyan ng dalawa. Ginagawa na itong parusa mula pa nung unang panahon. Nagtatawanan ang kalalakihan habang si Mael naman ay pinagpapawisan sa sobrang takot. Iniisip niya ang dahilan ng mga ito ngunit wala siyang makuwang kasagutan. Sapagkat alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang masamang ginagawa. Ngunit ang hindi niya alam, nasangkot siya sa kalokohan na ginawa ng kasama sa negosyo. Maraming minuto ang lumipas. Nakakabinging sigaw ang naririnig ni Gael. Halos lahat ng dasal ay nabanggit niya na. At ilang sandali pa ang lumipas ay lumalapit na ang mga lalaki sa kanya. Tinanggal ang suot niyang damit. Gagawin na ang parehong proseso sa ginawa sa dalawang kasama. Hindi na siya nanlaban o dinepensahan pa ang sarili. Ipinikit niya na lang ang mga mata at inantay ang kamatayan. Kaso nga lang. Hoy! Gumising ka nga dyan! Nang imulat ni Gael ang mata, nakita niyang isang matandang lalaki na lang ang naroon sa lugar. Ano pa bang kailangan niyo sa akin? Papatayin niyo na ako ah! Saka bakit ikaw na lang mag-isa? Hindi naman na sumagot pa ang matanda at dumiretso na lang ng talikod. Naalala niya ang tiyan. Kinapa niya ngunit wala itong sugat o kung ano paman. Wala rin siyang nararamdamang sakit at napansin ang nakasabit na kwintas sa liig na maliit na bote na may lamang ugat na nakababad sa langis. Tumayo siya at nilapitan ng matanda. O ito, uminom ka muna ng kape. Wika nito. Hindi naman siya nakaramdam ng takot at nakipag-usap siya doon sa matanda. Hoy, alam mo bang halos mag-iisang taon ka ng tulog sa lugar na to? Wika ng matanda na siya namang ikinagulat ni Gael. Kung hindi ka naniniwala, o sige, hawakan mo yung buhok mo. Wika nito na kaagad namang ginawa ni Gael. Laking gulat niya dahil humaba na nga ang kanyang buhok. Kaya naman maraming katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. At ayon sa matanda, isa siyang manggagamot at hindi ito alam ng mga kasamahan niya noon. Alam niya ang buong pangyayari sa buhay ni Gael. Kaya nung nag-aagaw buhay na ito ay kaagad niyang kinuha at kaagad na dinala sa kabundukan. Ginamit niya ang katas ng mutsa ng kugon para mailigtas ang binata. Mabisang tangan ito upang magamot ang nag-aagaw buhay. Ito po ba yun? Yung nakalagay na kwinta sa leeg ko? Tanong ni Gael. Tumango naman ang manggagamot. Ang huli ko pong naaalala, ang dami pong nagbabantay sa akin nung pinapatay ako eh. Ano pong nangyari? Paano niyo po sila natakasan saka
paano niyo po nakuha yung katawan ko? Tanong ni Gael. Ah, simple lang. E pagtapos ka nilang bigyan ng parusa, umalis na sila sa lugar. Alam nilang mamamatay ka na eh. Kaya nung makaalis na yung buong grupo, bumalik ako para kunin ka. Malamang ayaw pa ng amang maylikang mamatay ka. Kaya nakaramdam ako ng konsensya at kinuha kita doon sa lugar. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay naglakad si Gael sa labas ng kubo. Napansin niya na nasa gitna sila ng kagubatan at wala pang ibang nakatira maliban sa kanila. Malayo ito sa nakagis na niyang buhay na puro pera lamang ang iniisip. Dahil sa trauma na nakuha sa kamay ng mga lalaki, nagpa siya itong hindi na muna bumalik sa dating tirahan. Sa paglipas ng ilang buwan, naging maganda naman ang pagsasama nila ng manggagamot kahit ibang-iba ang buhay nito sa nakagisnan niya. Paunti-unti na rin siyang tinuturuan ng manggagamot sa paggamit ng mga buhay na salita. Isama na dyan ang pagsasagawa ng ritual. Ang lahat ng alam nito patungkol sa buhay ng isang manggagamot ay ipinasa sa kanya. Alam mo, iho, kailangan mong matuto ng mabilisan dahil hindi na mahaba ang buhay ko. Huling wika ng matanda sa kanya. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, nakarinig sila ng katok sa pintuan. Nagising si Mael at nasaksihan niya ang kaganapan. May matandang babae na pumasok sa tahanan. Inihipan ito ng 3 beses ang kamay at inilapat sa noo ng manggagamot. Hindi niya maintindihan kung ano ang naganap. Sinubukan niyang pigilan ngunit hindi niya maigalaw ang katawan. Ilang segundo lang ay natumba ang matandang lalaki sa kanyang harapan. Agad na tumalikod ang matandang babae at umalis na ng tahanan. Lubos ang pagsisisi ni Gael ng mga oras na yun dahil hindi niya kaagad naaral ang lahat ng itinuturo sa kanya. Matapos ng kaganapan, binigyan ni Gael ng mapayapang libing ang manggagamot at hindi basta iniwan ang tirahan. Nakaramdam ng sobrang lungkot si Gael dahil parang nawalan siya ng magulang. Nang makaahon sa kalungkutang nararamdaman, nilisan niya ang lugar. Dinala niya sa bagong tahanan ang gamit ng manggagamot at itinago sa isang baul. Namuhay siya uli ng mapayapa, pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagnegosyo. Itinuon niya ang sarili sa pagpapalakas ng katawan at madaming pinuntahang albularyo para humingi ng gabay kung papaanong mapapanatiling buhay ang mutsa ng kugon na labis niyang pinangangalagaan dahil isa ito sa napakalaking biyaya na ibinigay sa kanya. Palaisipan pa din sa kanya kung sino ba ang matandang babae na pumatay sa manggagamot. At hanggang sa ngayon, bumabalik pa rin siya doon sa dating tahanan. Alam niyo, Manong, sa maikling panahon na pagsasama natin, hindi ko man lang nalaman kung ano yung totoo mong pangalan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na upload dito sa ating channel. Muli, maraming salamat. Paalam.